Kalbaryo ang dala ng tamaan ng COVID-19. Pahirap ito hindi lang sa pisikal, kundi pati pagdating sa pinansyal. Kagaya na lamang ng isang manggagawang nagpositibo sa nasabing sakit. Siyempre, may kapitakan din yan kasi kaya at least ang ginawa ko namin sitid lang naman. Meron man lang naman nagdatingan ng mga tulong galing sa mga kamag-anak. Yun naman po yung ang ginamit po namin. Kaya malaking tulong para sa kanya ang SSS Sickness Assistance Program para sa mga gaya niyang tinamaan ng COVID-19. Siyempre, malaking tulong na rin kahit matasabi natin na konting consultation lang naman, malaking may tutulong na po yun sa araw-araw na pangkabuhayan, lalong-lalo na may mga manggagawa na katulad po natin na no work, no pay, at least yung compensation po. Ang sickness assistance para sa mga natamaan ng COVID-19 ay isa sa 7 benefit program ng SSS. Kailangan lang kumplituhin ang kwalipikasyong kinakailangan. Number one, yung contribution. So si member, dapat meron siyang at least 3 months contribution within the 12-month period prior to the semester of contingency or yung buwan kung kailan siya nagkasakit. Number two, qualification, dapat na-confine siya, home confinement or hospital confinement for at least 4 days. Okay, so dapat 4 na araw. Number three, para sa mga members namin na employed, okay, dapat na-exhaust na nila, naubos na nila yung company sick leave with pay. Pang-apat, dapat nakapag-notify sila sa SSS. Okay, kapag nagkasakit si member, whether employed, kapag nagkasakit si self-employed, voluntary, and OFW member namin, kailangan i-notify nila kaagad si SSS within 5 days. Kinakailangan lang magpresenta ng medical certificate na patunay na nagkasakit, RT-PCR positive result mula sa accredited swab sites, at clearance mula sa isang DOH facility na ang miyembro ay natapos na sa quarantine. Kung ang miyembro naman ay nag-home quarantine, kinakailangan niyang magpresenta ng barangay certificate bilang patunay nito. Daily cash assistance ang matatanggap ng mga miyembro. So ibabase namin yan. So depende, hindi pare-parehas. Kadepende tayo sa hulog ni member. Okay? Kung mas mataas, syempre yung hulog ni member, mas mataas din yung matatanggap ni member. Pagpalagay natin, 700 pesos ang daily mo. So that's times 15 or times 10. So kung times 10, so may 7.5 ka. Ito daw ay benepisyo at hindi babayaran sa SSS ng mga miyembro. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.